Yun! Pangilang vlog ko na to. Alam kong pangilang vlog na to, pero ito yung parang actual na vlog. Kadugtong to nung mapapanood nyo mamaya. Susundo na naman kami. Lagi na lang tayo sumusundo pa. Itong trabaho natin, sumundo at magkakit. Mahipit na naman tayo nyan dun sa ano, sa traffic. Awanan ko sana yun. Kausapin mo yung ano, pakausapin mo yung ano, yung sasakyan. Tanungin mo siya. Tanungin mo siya kung gaano kalayo yun na iya ko. Sasagot yan. Oo, sasagot yan. Hindi, tanungin mo pa. O, kung magtatanong, gaano kalayo hanggang naiya? Dapat lalaki yung boses, ha? The distance between Pampanga and our Terminal 3 station is 71 kilometers. The road distance is 84.9 kilometers. Subscribe to Donitello. Ginawa nila yun, umuulan. Umuulan talaga. Eh, doon lang nila nakita yung baha kasi. Pero kung ginawa nila yun na ano pa, mga summer. Kasi kung iisipin mo, pag ginawa nyo ng summer yun, hindi na niya aabutan yung bahay, no? So, pwedeng abutan pa rin kasi hindi naman ganun kadali ang summer, dalawang buwan lang. Pero hindi na ganun ka-traffic siguro. Siguro yung tinaas nung daan na yun, mga dalawang braso ata yung ganyan braso. Nasa, ano yun, nasa 10 pulgada yun. 10 pulgada. Mabilis lang naman yung pauwi, pero yung papunta yun yung ano, mabagal. Lalo na pag umuulan. Kasi usong-usong ngayon pa, simula yung nagsimula. Yung bear mats. Parang lahat ng tao, rehistrado ng ano, magpatugtog ng Jose Marichan na mga kanta. Kahit yung mga ano, barangay. Pag pumatak na yung bear mats, talagang... Yun kasi ang signi, ano sign. Parang natataranta na sila, uy, patugtog na tayo ng Jose Marichan. Pag di sila nagpatugtog sa unang araw nun, pangiramdam nila, may something na kulang sa buhay nila. Tiyo mo, pag binuksan ko tong ano na to, tong radyo na to sa sasak, gustahan tayo pa, pag yan tumugtog ng Christmas song. Ano kasi yan, alam mo yung mga nabubuhay ngayon, yan na lang yung mga natitira, yung mga matatandang dati na hindi pumapantin sa ganyan. Ay, wala na. Ito, bubuksan ko to, ha. Let's Merry Christmas. Tanya. Tumugtog Christmas song. Gano'n ka ba kasi ito? Nung nag-apply ako, yung mga pinag-a-applyan ko, ano na? Baka gusto nyo akong hire. Para may budget na ako pang content. Nag-apply ako, 30 minutes yung biyahe. Di umalis ako. 10 o'clock yung ano, yung meeting. Umalis ako mga alas 9. Pasobra ako isang oras. Dumating ako dun sa ano, 10:15. Bali 10:30 na ganun. Ganun katagal yung biyahe, papunta lang yun. Tapos yung ano ko, yung... Ang tawag dun? Yung interview ko, mabilis lang, speed lang, ganun lang, speed. Mas mabilis pa yun kaysa sa ano, sagutin ka ng nililigaw mo. Traffic na naman tayo, wala pa nga dun sa ano eh. Huwag din nyo tawagin yung mga chairman dito. Magandang gabi po. Ah, dito po si chairman. Bakit? kasi... anayaan namin sana kayo dun sa ano, na nabangga kasing kotse ni Jopay. Nabangga nga eh. May testigo kami doon eh. Sino bumangga? Eh, may testigo. Sinasabi nga kayo doon bumangga. Ako! Okay. Pupunta ako rin. Kaya ako may mga barangay eh. Ba't ako pupunta? Chairman ako rito, Epi! Ganun po ba eh? Baka pwede natin pag-usapan doon. Ba't ako pupunta? Yung pupunta? Wala kami. Ebedensya ba kayo? Chairman ako dito eh. Nakuha ko yung kaya na eh. Kay Kuya Jobert eh. Roll mo yung clip. Kasuhan nila ako. Chairman ako eh. Tawagin mo yung chairman, wala namang magagawa yun. Ano gagawin ng chairman dito? Magbunga nga man siya dyan, mawawalan lang siyang boses. Kasulatan, susulat siya ng kasunduan. No? Na walang mapipikon pag natatraffic. Bawon ka ng pasensya dito pag ano talagi. Kaya yung mga umalis dyan, buti na lang di ko ito yung inabutan nung ano. Nabes ko na ba sinabi, pangapat ko na ata ito sinabi.
Hindi ko inabutan to nung nag-aaral pa ako. Kasi grabe, kung alas 8 yung pasok mo, alis ka mga ano? 6:30? Alas 5. Ganun katagal. Kasi lalo na pag Lunes, yung Lunes, talagang dagsa yung ano dyan. Mga estudyante. Ayun, nandiyan kami. Ano na? Yan o, pag nag-dry dining yung mga bahay na yung matatama. Yung kanal kasi tinabunan nila. Pero maganda na rin to. At least na nabigyan na ng panahon yung ano yung daan. Kasi kung... Pero mahirap lang kasi ginawa nila umuulan eh. Hindi nga kasi nila makikita yung tubig. So kailangan muna makita kasi yung nasa taas nung ano. Kung gaano kalalim, kung gaano kataas yung kailangan nilang itaas, gano'n. Kasi hindi nila masasabing kailangan tambak ang kailangan lusin. Kasi nga, wala naman ang dahilan. Tingnan mo yung manok dun. Tingnan mo kung nakikita dun. Eh, manok. Lalamig na yung manok. Why are we still here? Adobong manok. Uy! Adobong manok. Ito, ayusin ko talaga yung editing ito. Mga frame by frame, dapat may pinapasok ako ano dito. Pero medyo natutuwa ako. Siguro pang ano ko pa lang to, pang siyam ko pa lang na actual na vlog. Ano ko, nalilito kasi ako eh. Roll mo muna yung ano, yung huling vlog natin dyan sa taas. Roll mo muna. Kaya doon sa mga sumasakay sa jeep, huwag kayong ano, huwag kayong mapikon kung pinupuno nila yung ano, ano pa. Yung isang pasada. Kasi pag ganyan traffic, talo sila. Sayang yung gasolina. Saka hindi yung biyahe, pagod nila. Hindi sulit. O nung pag ano, hindi naman sa pagmamayabang, pero payabang tayo dito. Payabang! Hindi ko inaano eh. Kumbaga parang intindihin mo lang din na kailangan nilang punuin yung ano, yung jeep. Kailangan nilang kumita. Kasi ako, nakaranas ako nun, dalawa lang kami doon sa jeep. Tapos yung tinatravel niya pa, 30 minutes. Yung, ganun kalayo yung distance nung pupuntaan niya, kami lang dalawa. I mean, dalawang pasahero, tas isang ano, yung driver. Isipin mo yung gas na gagastusin niya doon, tas di man nabayaran nung dalawa yun. Kasi babalik pa siya nun. Mga ano siguro, 3:30 na. Lalabas tayo dito pa, alas 5. May na mga nagre-request pa eh, mamalingki daw tayo ulit. Saan yung susunod? Makita nyo yung, i-roll mo yung ano, yan. Nandito yun eh, yung card. Paano ba to? Yan. I-roll mo yan. Yung editor ko. Kala mo talaga may editor. I-roll mo yan. Kasi namalingki kami nun, saka lumpit yun. By the way, pwede pala ano yun, Tuesday, Friday. Kung may time kayo mamalengke sa kalumpit. Tuesday lang ang pinakamaganda. Friday is wala masyado. Pero siguro huwag muna kayo mamalengke ngayon kasi maulan eh. Bukan hindi nyo ma-enjoy eh. Walang magandang isda. Nakakatamad lumabas ng bahay pag umuulan eh. Wala na namang ngayat. Ngayat. Nakakatipid ka lang dito pag sa bus ka sumakay no. Aircon komportable. Usapang bus. Kasi doon, kahit tumayo ka, pwede kang manood. Maganda nga yun, makakatayo ka eh. Uy, tingnan mo yun. Tingnan mo yun po, pag na-traffic ka ng ganyan. Nakikita ba yun? Tingnan mo sila kuya doon, oh. Mga isang oras pa silang ganyan. Nakalukot kayo, masakit sa likod niyo. Lalo na pag may ambulansya, ano pa? Hindi lang sa likod, pati balakang yan. Ubus na yan yung memory ko. Memory, ano na? Pati yung bag ko sa Canon pa, hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay. Uy, bakit? Ilang buwan na yun? Simula, March ko ata nabili ito eh. Wala ko naman na-claim mo na yun. Wala na rin. Nakatago pa naman yung resibo na. Ano na, Canon? Inano ko pa yun eh, sinout-out ko kayo eh. 1 hour later. Basta't nagkaroon ka ng commitment sa tao, dapat gawin mo. Ha? Huh? Ano? Ano sabi mo pa? Commitment. 1 hour later. Ay parang nung tinasya
talaga, especially in Bulacan Beach. Because ito may pinakamataas na ako concentrated dun sa entire stretch ko sa island. 6.5 hours later.